Hi guys and girls, it's me, Clary, and welcome back to my channel. So ngayon ay magkakaroon na naman po tayo ng isang video na kung saan meron akong syempre na isishare sa inyo. And ang video na yon ng ngayon, obviously, ay sa napaka matagal na panahon, kung napansin nyo rin naman, na wala talaga akong masyadong makeup na sinishare na, or yung mga skincare, ganyan. So, ngayon, medyo babalik lang tayo ng konti doon kasi nga, nakapasok naman na si ate mong girl sa office na. So, ngayon, gusto ko lang sana i-share sa inyo yung isa sa mga nakuha ko doon sa package, doon sa PR package, doon sa Project Vanity. I think yun yung last na more on makeup related na video na na-share ko sa inyo, and that was last March pa ba yun? Or April na? Tama ko? Or June? Hindi ko alam eh. So yun, usually di ba yung mga na-share ko ngayong quarantine, yung mga about life, mga kanta, mga other things na gusto ko. So ngayon medyo babalik lang tayo. And yung isa sa mga nakuha ko yun na, dun sa PR package na yun, ay ito, na hindi pa ako nakapag-experience pa ever na makatry, which is the cream shadow. Yung mga eyeshadows na ganon, kasi nga usually, ang nakukuha or nabibili ko ay mga powder, diba? Yun naman kasi yung usual. Pero ito, it's a different kind. It's cream type siya. Ang binabanggit ko ngayon ay ang K-Palette. Ayan. So, K-Palette One Day Tattoo, overseas only, nakalagay dito. Royal brown siya, which is okay kasi nga, mas marami namang gumagamit ng ganun, lalo na kung office naman din, hindi naman natin kailangan mga flashy na colors. Itong K-Palette na to ay real lasting cream shadow, and it's a one day tattoo nga. Easy to blend cream eyeshadow that stays on for hours. Moisturizing formula cares for the skin around the eyes. So, yun siya. And a glamorous gold and brown shimmer for a delicate and elegant shade. Oil base and stretch polymer. Ganun. Royal jelly extract, squalene, macadamia seed oil, jojoba seed oil, olive fruit oil. So, how to use niya, ay nakasulat din naman dito at may caution din. How to use ay take an appropriate amount of the product with the applicator and place it on the back of your hand. Okay, so dito. Use your finger to apply onto your eyes and blend out. Actually, hinahanap ko ngayon ay kung kailan siya ma-expire, which is hindi ko alam kung nasaan. So, or baka may nakalagay naman sa mismo eyeshadow. So, bubuksan natin siya. Ayan. At hindi siya yung very carton. So, hindi ko naman siya nasira. Ayan. Pro Japanese te. Hindi ko ito malalaman. Paano ko ito maintindihan? Hindi ko alam kung may expiry date to, te. Ayun, expiration date. Nakita ko na. Expiration date, October 2022. Ayun, ang tagal pa. So, matagal-tagal pa natin ito magagamit. Ilang grams kaya ito? Be, di ko mahanap yung grams, be. Ilan to, be? So, kung may nakakalam kung ilang grams to, paki-chat-chat na lang dyan. Kasi, hindi ko makita. Okay, so binaliktad-baliktad ko na po lahat ng mga packaging. Kasama na rin. Mga packaging, ang dami packaging. Ito, pati na rin ito, te. Wala akong makitang grams kung ilan siya. So, kung ganito siya, itatry na lang natin hanapin sa internet. Pero actually, hindi ko rin ito hinahanap sa internet. Kasi kanina pa, bago pa ako mag-film nito, how do you say that? Sinesearch ko na kung how much siya. And hindi ko rin nakita yung how much. Okay, sabihin natin i-base natin dun sa mga mascara and eyeliner nila. It ranges from 600 to 800. So most likely ganun din to. I was trying talaga. As in, sabi ko, bakit wala? Wala ko makita. So, ewan ko kung bago ba to or luma ba to. Yun.
I think for this color naman, it's nice kasi nga for everyday, kahit na shimmer siya, brown naman siya. Kasi diba nakita ko kanina kung narinig nyo or yung sinabi ko na gold shimmer camera siya. So, ayun. And hindi ko lang talaga makita yung grams and how much siya. So, eto naman, it's, ayan, so may ganito siyang keme, pababa siya eh. Ayan, o, oh, diba, parang patusok. Tapos nakasulat dito sa likod mga Japanese, hindi ko mababasa yan, of course. And nakasulat naman dito yung cream eyeshadow keme. Ayan, okay, real lasting cream shadow one day tattoo key palette. So, buksan natin. Hindi ko siya gagamitin ngayon ha, kasi ang gagamitin ko siya pag nag-office na ako. Which is syempre yun yung wear test na rin natin. And kung ano yung magiging itsura niya sa mukha ko. So ito yung mga amoy-amoy lang, mga kung anong keme. Ayan, so amoy ink, amoy makeup, ganun. Amoy. Pero kung hindi mo naman gustong amoyin, feeling ko naman wala naman masyadong, feeling ko hindi naman masyadong maaamoy. Alam mo yung amoy dun sa mga salon ng mga ano procedure, parang chemical ganon. Mas may sound siyang weird pero mukhang maganda yung kanyang keme. Paano ba natin papakita to? Kasi ayan siya, oh, tingnan mo, parang how do I say that, yung fine siya na, how do I say that, yung keme, yung applicator niya fine siya na. Parang, how do I say that? Parang yung malambot to. Parang yung foam. Ayan, oh. Parang siyang foam. Tapos parang mukha siyang malambot. For this K palette, of course, I am expecting ng maganda to. Diba? Kasi, syempre, K palette to. Te. Obviously, mahal to. Kahit na hindi ko nakita yung how much talaga siya. I hope na i-watch nyo yung mga next clips and dun din ako magsasabi of course ng mga napansin ko while applying and also after how many hours din na siya nagtagal sa mata ko, ano yung magiging itsura niya, mag-a-update ako niyan from time to time dito sa mga next clips. So ayan na nga, naglagay na ako ng primer at saka ng concealer and mainay mo ako kasi nga ito yung primer ang kapatid ko, ayoko naman silang so so, ASMR mo na tayo. Ayan. Oh, ito kasi, inalagay ni mami ko sa kanyang sa bako na. Tapos, ikagano sa may natanong. So, tingnan natin. Konti muna. Tapos, dito. So, dapat sobrang konti lang kasi nakikita naman siya eh, diba? Agad, yun o. Ngayon, nakita niya yung mga kaya. Sabi na, agad, ito rin po yung gawin ko. Ano siya, creamy talaga. Mas nasarap lang. Madali siyang i-blend. Ito sa ano. Madali siyang i-blend. Ayan, feeling ko mas kita sa sunlight. Ayun lang naman. Light lang naman yung nilagay ko kasi nga syempre pang office lang naman. And time check na lang din naman natin pala. So, it's 6:51 nung in-apply ko siya. Ayan, so kung curious na kayo sa final look, ayun, tulad na sinabi ko, ang ginamit ko lang ay primer, eyeshadow, syempre nag-concealer tayo, ayun, nag-contour din tayo, nag-eyeliner, nag-mascara, konting blush lang, and lip balm at lipstick. Nadab-dab lang kasi syempre magamask tayo tsaka facial so baka matanggal-tanggal lang din sila. And ayun nga, nawala na rin sa routine ko yung foundation and BB cream kasi nga with the situation that we have, eh ganun din naman, tsaka mainit. So yun lang naman. Sinabi ko lang, share ko lang yung final look ko na. Ayan, so it's already 5:41 and kung makikita nyo naman sa eyes, ayan o. Well, kung makikita nyo parang may crease eh, no? But I don't think it's the cream shadow. I think that's the concealer. Bigyan nyo na lang ako ng time.
na makabili ng maganda concealer. Makikita mo na din, it's the same. Actually, kung makikita nyo, it's still shimmering, shining, splendid. Alam mo yun, yung, andyan pa rin siya yung mga glitters yan. Though kanina yung unang apply ko, medyo mas napansin ko yung pagka-gold niya. Ngayon, nakikita ko na ng shimmer niya, but it's still there. And actually, hindi naman masyadong halata na talagang nagbago yung color niya. I think for me lang ha, kasi kanina tinitignan ko, I don't know if nakikita niya sa may cam na yan, but yon mas gold siya kaninang pag-apply ko. Yung brown niya, I think it got a little bit lighter, I think, for me ha. Or ewan ko madilim ba kanina, but I don't think so. Medyo parang nag-light, but it's not very halata. Like, kung very observant ka lang, doon mo lang siya mapapansin. So, that's what I noticed dito sa cream shadow na one day. Hindi ko na siya matetest ng 24 hours or one day. Like, almost 12 hours, that's 11 hours na. And it's not very bad. Hindi katulad ng mga powder, ng mga eyeshadow na talagang halatang-halata yung nabura. Ito kasi, it's not. So, sobrang, parang, andyan pa rin siya. Very not halata, and it's 11 hours na suot ko siya. So, I think kung talagang, alam mo yun, mag-office ka or pupunta ka ng isang occasion, it's really worth it na ito yung ilagay mo kasi yun lang din naman eh, lalo na yun, kung ilang hours lang naman ang mga occasion, and ito naman, it's office naman. Siya masyado kailangang i-retouch ng i-retouch. So, it's very nice naman, I think, and believe, lalo na, I think, and I've researched naman na yung mga cream shadows talaga ay nagla-last longer. And it proves naman kasi 11 hours ko na siyang suot. So, yun lang naman siya. Ito yung wear test natin for this Cape Palette Cream Shadow Royal Brown. And I hope na nagustuhan nyo siya. Medyo shaky na yung kamay ko kasi, guys, pagod ako. And also, hand lang tong gamit ko. Wala akong ibang other equipment. But I hope na nagustuhan nyo itong Harry Says itong review na to. And kung magiging available talaga siya dito kasi hindi ko makita, diba, as I've mentioned dun sa unang part ng video na if it's already being sold here, ayun, hopefully maging sold na siya here. Kasi overseas naman yung nakasulat. But there, again, I would recommend na bumili tayo nito. Ayan, diba, ang ganda pa rin niya. Hindi naman siya sobrang halata na very, very, very light na nabora. I hope that you would follow me on all my social media accounts. At ang dami niya. So, ayun, that's Instagram, Twitter, TikTok, Miko, and even Kumu. Ayan, so I hope na i-follow niyo ako, guys and girls. Thank you so much sa panonood. And I hope na makita pa kayo sa mga susunod ko pang videos. Thank you so much and goodbye!